Alam mo talaga, ano, dreams do come true nga, sabi nga nila. Totoo naman talaga, ako, sabi ko talaga, iba, no, lahat nung sakripisyo, lahat nung mga pagod, dugo, pawis, puyat, tapos nag-COVID-COVID pa kami noon talaga. Although hindi ko masyadong inisip yung COVID, kasi feeling ko naman kung mamamatay ako, mamamatay naman na ako eh. Basta hindi na ako ano, basta hindi na ako dadalhin sa ospital. Naisip ko pag nagka-COVID ako, mamamatay na ako. Ganun yung ano ko, ganun yung thinking ko ng mga panahon na yun. Basta pag nagka-COVID ako, huwag na ako dadalhin sa ospital. Just dead on, gusto ko dead on arrival agad. So, sabi mo ko ba, Aldrin? Sabi yung ganyan, wala namang ganyan. Tapos eventually na, nung fast forward na, tapos kanina, nung nasa car ako, nagda-drive ako pabalik ng bahay, galing ng office. Sabi ko dati, you know, ang ginagawa ko lang trabaho is naguhugas lang ako ng puwet. Kasi di ba nga nagki-caregiver, sabi ko, ayoko itong gawin. Sabi ko, ayoko habang buhay ito gagawin. Sabi ko talaga sa katrabaho ko kay V. Di ba, may story ako na babae. Katrabaho ko dati yun. Siya, maliksi na babae yun eh. Ilocana. Siya, gusto niya yung ganong trabaho. There's no questions about that. She's really good at what she's doing. But I don't want it to be like that forever. I don't want it to be wiping asses. Diba? I don't want it to do that. Ayoko naman ng ganong paulit-ulit na gagawin ko. Ayoko na mag-alaga ng mga ganyan. Hindi yan ang pangarap ko, sabi ko. Yan lang ang naging ano, dyan lang ako nagsimula. Pero hindi yan ang pangarap ko. Wala sa pangarap ko ang magpunas ng puwet buong buhay ko. Sabi kong ganyan. But if you like what you're doing, that's good, di ba? There's no problem about that. Pero ako, mas mataas pa yung pangarap ko sa buhay ko. Sabi kong ganyan. Siya tinatanong ni, ano, kinuwento ko rin doon kay V. Sabi ko, in-update ko rin siya kasi magkausap din kami sa Messenger, although we're not friends in Facebook. Ano din siya, madasalin din siya. So, magkasing edad lang kami. Hindi kami friends sa Facebook, but you know, we message each other. Sabi ko, ano V, na finally na-approve na yung ganito ko, sabi niya. Oh, thanks God, I'm happy for you. Kasi siya, may problema siya sa papel niya. So, ako naman, I don't want it to be insensitive, but since naging part siya nung ano ko, nung journey ko dito, kinuwentuhan ko rin siya, sabi ko, katrabaho kami noon. Day, ang liksi ko milos. Sabi niya sa akin, no, Aldrin, diyan ka sa kusina, ako magluluto, sabi niya sa akin. Ikaw magluto, ako mahala dito maglinis-linis. Mahilig maglinis yun. Tapos ang galing niya magpaligo sa mga matatanda. Day, ako, kita niyo naman ako. Kita niyo. Tingnan niyo yung katawan ko, napakaliit ko. Mas maliit pa siya sa akin. Tapos magkasing katawan lang kami para mas payat pa nga ako sa kanya. Day, binubuhat niya yung matanda. Binapaliguan niya, hindi ko kaya yan. Sabi ko, ano, V, pag magpapaligo dito sa matanda, 200 pounds bubuhatin ko. Dahil hindi ko kaya yan, 200 pounds bubuhatin ko, papaliguan ko. Dahil sakat likod ko, pag na-aksidente ako at sumakat yung likod ko, nabalin likod ko, hindi na ako makapagtrabaho. So I told her, don't do that, you know. When you need some help, even I'm busy in the kitchen cooking something, call me. Kasi sabi ko, don't do it yourself. Kasi it's not good. You don't need to do it yourself. Kasi if something happened to you, hindi ka na makakapagtrabaho. Tapos ako pa, baka ako pa sisihin ng may-ari, yung una kong pinagtrabahuan. I don't want it to be blamed on something na I didn't do. Kasi if you need some help, call me. Kasi ako, I'm gonna leave kitchen. I'm gonna turn off the fire. And then I'm gonna help you. So, natuto na siya. Eventually, kapag kakailangan niya, if i-flip yung matanda kasi magpapalit kami ng diaper, sabi ko, call me. I'm gonna help you to flip yung matanda para to change diaper. Kasi don't do it yourself. Some beses yung matanda na natumba sa stroller. Binuhat, day, sumakat yung likod namin, binuhat naming dalawa. Sa don't ever do it, sabi ko sa kanya. Pag natumba yung matanda na yan, di ko na bubuhatin yan. Tatawag ako ng 911 na ipapabuhat ko yan sa 911 na yan. Sabi kong ganyan. Sabi ko, ayoko buhatin yan. Wala naman akong insurance dito. Sabi kong ganyan. Pag na-aksidente ako, tapos nabali yung likod ko, wala namang sasagot sa akin. Kasi ano lang naman ako, di ba?
So, wala naman akong papel. So, sabi ko, hindi na natin gagawin yan. Sabi ko, lesson learned na yan. Sumakat yung likod niya, sumakat din yung likod ko after nun. Buti na lang hindi kami nabalian. Sabi ko, hindi mo bubuhatin yan. 210 pounds yan. Dahil hindi mo bubuhatin yan. Pag binuhat mo yan, buhat mo mag-isa yan. Sabi ko, hindi ko bubuhatin yan. You know what we did? Pinahawak ko sa matanda yung stroller. Tapos both side, left and right. Dahil, sobrang bigat talaga. Kasi naano talaga siya, na out of balance talaga yung matanda eh. But, it's okay kasi mamamatay na yung matanda eh. Eh ako ang haba pa ng buhay ko eh. Sabi ko, nag-start pa lang yung buhay ko, diba? So, you know what I mean. It's a joke. But, ganun yung ano, diba? Ganun yung ibig ko sabihin. Kapag may mangyari dyan, we're not gonna do it. Diba? Especially kung hindi naman sinasadya, if kasalanan naman or aksidente naman, don't do it, sabi ko. So, yun yung isang lesson na binigay ko sa kanya bago kami naghiwalay. Ito na mga sisi! Pwede kayong manalo a total of 100,000 pesos. Sundin nyo lang tong mechanics, follow and share!